Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, meron na naman akong i-review for you, and sorry kung lately hindi talaga ako nakakapag-upload ng video kasi sobrang busy ko and hindi ko na alam kung ano talagang uunahin ko. Hindi ko maisingit sa mga schedule ko. Pero ngayon, plano ko today is kailangan makatatlong video ako sa isang araw para mahaba-haba yung araw na petix tayo sa pag-film ng video. So, for today's video, kagaya nga ng sabi ko, is review, and super excited ako dito sa product na to kasi na-try ko na to before and uulitin ko ulit yung pagtatry. Hindi ko, pero i-review pa rin natin, and super ganda nito. Ito yung Girl Boss na Brows Flick 12-Hour Foaming. So, very affordable to guys, and super cute ng packaging niya. Ito yung itsura ng kanyang box, and guys, kung napansin nyo, medyo iba yung camera ko. Hindi ko pa alam kung paano siya i-set up, kung paano yung gagawin ko. Basta inoto-focus ko siya at hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko at hindi ko rin alam kung mag-focus to. Itong kanyang packaging, guys. And I have here the shade Blonde and Light Brown. So, ang na-try ko na dito is yung Blonde. And super nagustuhan ko tong Blonde kasi hindi siya nakakaitim masyado nung kilay. Kasi marami akong na-try na mga brow products, yung mga pencil, and kung ano-ano pa. Pero once na nilagay ko siya sa kilay ko, nagbumukha akong demonyo. Especially, di ba, meron akong kulay sa buhok. Parang hindi sila nagpa-match. Pero itong Blonde, nagulat ako kasi kahit damihan ko yung paglalagay, buildable siya. Hindi ako nagmumukhang demonyo kasi maganda yung kanyang shade. And pinadalahan rin nila ako ng Light Brown. And ang super ano ko pa dito, and ang super na-excite ako dito is very affordable lang to. I think 190 pesos. Parang ganun. And pang matagalan na, as in matagal siyang mauubos. Guys, hindi ko to sinasabi dahil nakuha ko tong product for free. Pero sinasabi ko to dahil sobrang nagustuhan ko to. So, ito yung itsura nung kanyang nung laman. Di ba ang cute niya? Yung kanyang packaging, hindi mukhang 190 pesos. Hindi mukhang 100 plus pesos. Charan! Ito yung itsura niya, guys. And hindi ko siya ma-focus. Siguro mag-i-insert-insert na lang ako ng clip. So, ito. Color black with gold na sulat, na lettering. Yung Blonde and ito yung brown. So, ayan siya. Blonde and yung brown. I-ano ko ha? I-tawag nito. I-swatch ko dito sa kamay. Ito yung Blonde. Okay. Tapos, ito yung brown. Ngayon, ang itetest natin is yung dalawa. So, natutuwa ako kasi dalawang shade yung binigay nila sa akin. Meron akong option kung gusto ko ng medyo dark brown and medyo light brown. Three shades to. Yung isa is, I think, ang shade is, shade niya. Meron siyang, yun, yung dark brown. Yun yung wala dito, dark brown. And yung isa dito is light brown. And Blonde. Sorry, dark brown ba sinabi ko kanina? I'm sorry. So, yung isang shade, yung mas dark, is yung light brown. And itong mas light is yung Blonde. So, ang wala sa akin is yung dark brown. And, itry na natin. Ang dami ko pang sinasabi. Wait lang. And guys, kapag pala nag-order kayo ngayon, I think may promo sila. May free silang ganito. Ganito, oh. Ang tag dito, spoolie. Ito yung pang suklay ng kilay, tsaka pang blend, and then yung applicator. So, ngayon, guys, itatry natin gamitin. Unahin ko muna is yung dark dito sa dulo. Pero, nasa sa inyo yan, guys, kasi ako, nung ang ginagamit ko lang naman is one color lang, yung Blonde lang. Sa buong kilay ko na yon is yung Blonde lang. And super ganda ng effect niya kasi nagmamatch sa kulay ng aking hair. And ngayon, gusto ko kasi medyo light dito, then pa dark. So, yun. Para mas natural tingnan. Yes, may ganun. Natural. Alam nyo guys, hindi ako mahilig sa ganitong brow pomade. Alam nyo naman na pencil lang yung gamit ko. Pero yung first time na natry ko to, na nagamit ko to, super nagustuhan ako sa ganda ng shade niya. Sa ganda ng shade. Lalo yung Blonde, sobra. Nagustuhan ko talaga. Ang ganda ng color, oh. Hindi siya off, hindi siya parang angat na angat sa face, or nagbe-blend talaga siya ng bongga sa itsura mo. Okay. Mga uknat.
yung mga empty spaces sa dulo. Lagay ko dito, diba, yung dark brown. So, ito yung itsura niya. As you can see, kahit hindi ko patungan ng lighter na product sa brows, is okay pa rin, nandiyay pa rin sila sa color ng hair ko and then sa skin tone ko, sa face ko. Kasi, diba, may mga dark na akong tumutubo dito bukod sa kulay ng buhok ko. But then, gusto ko itry yung parang medyo light dito sa dulo and then dark dito. Parang feeling ko mas maganda yun. Kaya, gagamitin natin ito. Dalawa yung gagamitin natin. Gamitin natin itong blonde. And itong blonde is favorite ko kasi yun nga, ganis nabi ko, buildable yung kanyang shade. Maganda yung dating niya and hindi para akong demonyo kagaya ng iba mga brow products na kapag pinahid ko sa kilay ko and super ang itim-itim na nila. But this one, sobrang sakto yung shade niya. And magmamatch siya talaga sa kahit anong skin tone kasi hindi reddish yung shade niya. Medyo ashy. Ashy siya na blonde na yung light. So, super ganda niya. Yes. So, in ko lang yung mga empty spaces dito sa brows ko. So, gawin natin yung medyo natural look lang, hindi yung kilay na pak na pak. Kasi, for everyday, diba? So, ito. Ito na, yung itsura. Na straight na brows pero sobrang hindi dark. As in yung, di ba yung parang light na light yung color ng brows, ma-achieve nyo yun dun sa blonde and super ganda. Yung brush niya, kahit generic kasi free lang yung brush niya, okay naman sa akin, nag-work sa akin yung brush niya, nagamit ko siya ng maayos and yun, super ganda. And for the price na 190 pesos, I think, correct me if I'm wrong or ilalagay ko yung price nito sa video ko. Sa price niya na yun, super affordable niya. Ang ganda ng quality ng product. And magagamit mo siya ng... Pagod na siya! Pagod na yung light man ko. And magagamit mo talaga siya. Siguro tatagal yun ng isang taon. So, yun lang guys. And sana nakatulong tong video ko na to sa inyo. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!